Hello everyone! Welcome back to my channel and welcome back ulit sa akin. Sigurado na ako, dediretso na yung pag-film ko kasi, sorry, kailangan ko talagang buhayin YouTube ko. Sayang naman. Alam mo yung parang bili ako ng bili ng mga products tapos hindi ko na-share sa inyo yung mga effect niya, yung quality ng products na bili ko. Kaya, napag-desisyonan ko na, bumalik ulit sa YouTube. So, ngayon, hindi pa ako naliligo dahil gusto ko pakita sa inyo yung raw beauty ko. Charot. Re-review ako ng hair product. And yung hair product na re-review natin for today ay itong PSPH White Label Detox Hair Treatment Mask. Ito siya. And actually, matagal ko na siya ginagamit. Siguro mga isang buwan na. Parang wala pa. Almost. Hindi lang ako yung gumagamit ito. Pati yung anak kong babae gumagamit din ito. And nabudol ako, guys. Sa sobrang panonood ko sa TikTok, nabudol ako nito. Kasi yung ads doon, pinapakita na pagkabanlaw mo, ay pwede mo na siyang patuyuin gamit yung electric fan kahit hindi ka na mag-blow dry ng hair mo, gamit yung blower. Tapos kahit wala ka ng suklay, gaganunin mo lang daw siya and may straight na yung hair mo. So, hindi yung totoo. Sinasabi ko sa inyo, hindi yung totoo. Depende pa rin sa hair mo yan. Siguro kung ang hair mo ay yung talagang bagsak, tapos medyo frizzy lang, pwede pa magawa ng paraan. Pero pag ang hair mo ay kagaya ng sa akin na wavy, ayan, ito yung buhok ko po, nang hindi pinaplansya at hindi binablow dry. Ayan, ganyan po yung hair ko. Sama, no? Akala nyo lang yung hair ko ay yung hair ko noon sa mga videos ko, pero hindi. Hindi yun ang hair ko. Ganito yung hair ko talaga. Ayan, oh, sobrang mag-fly away. Ayan, papakita ko sa inyo, mag-insert ako ng clip na ginamit ko itong product na to, tapos nagpatuyo ako ng hair gamit yung electric fan. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gamitin pag meron akong lakad. So, ang ginagawa ko dito, guys, magsha-shampoo ako. Babanlawan ko yung buhok ko pagka-shampoo ko. Tapos, ibababad ko na siya for 10 minutes. So, natry ko na din siyang ibabad. Kunyari, mag-shampoo, tapos magbabanlaw ng buhok, tapos magsasabon ng katawan. Nakababad na sa hair ko yung itong product na to. Tapos, lalabas ako ng banyo. Kasi pag minsan, tinatamad ako tumambay sa banyo ng napakatagal. Unless, maglilinis ako ng banyo. So, pangit yung dating niya pag nahanginan siya. Yung parang nagda-dry. Dapat medyo, medyo may tubig para mas mag-take effect yung product na to. So, ganito na lang siya kadami. Ayan. Ako tsaka yung dalaga ko yung gumagamit nito. Kaya, medyo pricey rin to, guys, ah. Yung ganito kaliit na lalagyan. Pero in fairness, ang ganda ng packaging niya. Tsaka madami siyang mga information na nakalagay dito. So, kung may time kayo magbasa, pwede naman basahin. 250 ml pala to. For, nabili ko lang siya dito lang sa Lucena. Nabili ko siya sa store dun sa may, basta, malapit sa dinadaan ko pag pauwi. So, ang bili ko dito is 299. Parang almost, syempre, 300 na rin yun. Parang ganun yung presyo, pero hindi ako sure ha. So, kung sa TikTok niya siya bibilhin, nagsisili siya sa TikTok. Eh, noong time na yun, gusto ko magmadali. Kaya gusto ko siya agad makuha. Kaya, nagtry muna akong bumili doon. Tapos, pag effective sa akin at maganda yung dating, bibili pa ako sa TikTok. Kaso, yun nga. Hindi siya yung kagaya ng ina-expect ko. Okay, so maliligo ako ngayon at gagamitin ko to. Hindi ko lang sure kung makakapag-film ako sa loob kasi wala akong kasama dito, wala akong pwedeng maghawak ng camera, wala yung dalaga ko. Wala nga naman yung binata kong anak ang maghawak ng camera. Anyways, ayan. Tatry ko kasi meron naman ako tripod na malaki. Ito yung blower na gamit ko. Hindi siya kagaya ng mga blower na nakikita nyo sa salon na sobrang liit lang ng butas. Ito, malaki siya. Pero, pwede na to. So, hindi na ako magsasalita habang nag-blow dry ako ng hair ko para mas mabilis. Pag nag-blower ako ng buhok ko, ang ginagawa ko is yung pinakamalamig na settings muna. Parang, patutuyin ko lang siya ng konti. Tapos, yung mainit naman ang kasunod. So, ganoon naman talaga. Tanggalin ko na sa salamin ko dahil nakakasagabal to. Makikita ninyo, kumpara dun sa electric fan, kasi yung electric fan nakaharap siya sa mukha mo eh. Diba? So, ganun yung direksyon ng hangin.
Kaya ganun yung kinalabasan ng hair ko. Pero pag nag-blow dry ako, pag ganun yung bagsak ng hangin, hindi siya pag ganun. So mas okay siya. Hindi pa siya fully dry. And ayan, pinapakita ko lang sa inyo. Nakakapagod. So hindi pala naka-record habang nag-blow-blower ako ng buhok. So ganito yung effect niya. Ah, diba ang ganda niya pag binlower mo. Pero pag yung gamit lang yung electric fan, wait! Hindi siya maganda. Mas maganda to kung mayroon magbablower ng buhok ko. Hindi kasi ako marunong, guys. Ayan, this is the best thing that I can do. Ayan, sobrang... Ang ganda niya, sobrang lambot niya. Bumubulong na ako, baka marinig yung mga kapitbahay. So, ganun nga yung dating niya, guys. Oh. And magbablower lang ako ng hair ko off-cam kasi para mabilis. Diyan lang kayo. Okay, so ito na siya. O, diba? Ang ganda. Mas maganda pa to kung paplantsyahin ko. Kaso, nandito nga lang ako, guys, sa bahay. And wala naman akong lakad. So, hanggang blow dry muna tayo ng hair. Pero, kumpara kanina, diba? Ang ganda-ganda niya. And, kung lalabas ka naman, tapos blow dry lang yung ginawa mo. Kung dadalhin ko yung sasakyan ko, hanggang hapon, ganito pa rin yung itsura niya. Pero dahil madalas akong mag-commute, pagkapunta ko pa lang sa bayan, pagkapunta ko pa lang sa pupuntahan ko, hindi na siya ganito kaganda. As in, sobrang buwaghag na ulit siya. So, pero may naitulong naman. Pero sa price niya na 200, almost 300, tapos ganun lang kadami, parang pricey siya. Pero may laban naman. Kaso kailangan mo lang talagang gawa ng paraan para mag-work. Alam mo yun? Hindi kagaya sa ads na iaharap mo lang yung hair mo, patutuyin mo lang hair mo sa harap ng electric fan. No, hindi siya ganun mag-work. Hindi lahat ng buhok ay ganun yung kalalabasan. So, sabi ko nga sa inyo, yung hair ko hindi siya naturally straight. Ayan, medyo wavy siya, pero ayan yung dating niya after ko siya ma-blow dry gamit yung product na nilireview natin. And ito yung sa kabila hindi masyadong ganun kaganda, lalo na sa likod kasi nga hindi ko na siya abot. So, ayan guys. Pero may naitulong naman. Yun nga. Gaya na lagi ko sinasabi, kanina pa, ang pinaka gusto ko dito is pag binalawan mo siya, hindi siya nag-iiwan ng lagkit. Diba? Ay, bakit ka may sore eyes? May sore eyes yung anak. Oh, so, yun lang guys. Thank you for watching this video. Meron pa akong isang i-review kasunod nito. Kasi nga, medyo namahalan ako dito sa product na to. Kaya naghanap ako ng alternative. And mura lang yung nabili ko. 100 plus lang siya for 1 liter. I'm sure karamihan sa inyo alam na to kung anong product na to. Pero natry ko na rin siya and natry ko ulit siya for the second time pag nag-video ulit ako. So yun lang guys. Thank you for watching this video and I hope to see you again on my next one.